Hey guys, for this video magko-comparison tayo sa apat na smartphone na to. Dito kay Infinix Note 30, kay Tecno Pova 4, kay Infinix Note 12 guys, sa kay Tecno Camon 20 Pro. Alamin natin sa video na to kung sino ba ang sulit sa kanila pagdating sa may display guys, sa may camera, tapos sa kanilang performance sa gaming guys. At kung sino ba yung overall na worth sa kanila dahil medyo magkakadikit sila ng specs at medyo magkakadikit din sila guys sa mga presyo. Umpisa natin dito sa may AnTuTu nila. Connected sila lahat guys sa isang wifi lang. At lahat sila guys is updated ang mga Android version nila. At habang naglo-loading sila guys, ito muna yung mga presyo nila. Umpisa dito kay Infinix Note 30. Dalawang version sa guys. Isang 8128 na merong 8000 na SRP. Saka yung 8256 na merong 85 naman na SRP. Pangalawa guys, si Pova 4 guys. Yan. Dati siyang 8,000 yung SRP niya sa 8128. Na ngayon, i-75 na lang yung kanyang SRP. Saka si Infinix Note 12 guys. Dati siyang 9,000 sa may 8128 na version niya. Pero ngayon guys, i-75 na lang din siya. Magka-pressure sila ni Pova 4 ngayon. Ito naman si Tecno Camon 20 Pro. 9,000 siya ngayon sa may 8256 na version. Yan guys yung mga pricing nila. Pinakamahal guys si Tecno Camon 20 Pro. Pero tingnan natin kung may laban ba siya or I mean makatwiran ba kung bakit siya mas mahal ngayon. At pinakamura yung dalawa na to kaya 7.5 nga sila. Sa may display naman nila, itong si Tecno Camon 20 Pro, meron siyang 6.67 inches na merong AMOLED na 120Hz sa refresh rate. Yan guys, na merong 1080p na resolution. Pangalawa si Infinix Note 12 na meron siyang 6.7 inches na AMOLED na display. 6Hz lang siya guys. At meron siyang 1080p resolution at naka 3-drop notch lang guys yung kanyang display. Pangatlo si Pova 4 Pro, meron siyang 6.82 inches na IPS LCD display. Meron siyang 9/3 refresh rate guys at naka 720p lang siya. Pangapat kay si Infinix Note 30, meron siyang 6.78 inches na IPS LCD display, 120Hz refresh rate at 1080p resolution guys. Para sa akin, ang pinakamagandang display sa kanila is itong si Tecno Pova 4 dahil sa kanyang AMOLED display saka sa kanyang 120Hz refresh rate. Yan guys, buti naka-punch hole siya kahit naka-AMOLED siya. Unlike nga dito kay Infinix Note 12, naka-AMOLED nga siya pero naka-teardrop notch lang siya guys at naka-60Hz lang. Kaya para sa akin, ang pinakamagandang display talaga dito is si Tecno Camon 20 Pro. Maybe hindi na isasadali lang kung bakit siya ang pinakamahal dito dahil mahal kay isang panel ng AMOLED. Sa mga battery naman nila guys, merong 5000mAh siya battery at 45W kay si Infinix Note 30. Si Infinix Note 12 naman is meron siyang 5000mAh siya battery at meron lang siyang 33W sa charger. Si Pova 4 naman kasi meron siyang 6000mAh siya battery pero naka 18W lang siya na charger. Si Tecno Camon 20 Pro naman is meron siyang 5000mAh siya battery at naka 33W siya na charger guys. Kaya technically, ang pinakamaganda sa kanilang charger dyan is Infinix Note 30 at pinakamataas naman si Pova 4 pagdating sa may battery. Ito guys, unang natapos si Tecno Camon 20 Pro. Ito yung kanyang naging score. Yan. Tingnan natin yung temperature niya. In case, umabot siya ng 42.7. Masyadong mainit siya ngayon. In case, nasa around 41 to 42 yung kanyang temperature dito. Nag-high lang siya ng isang beses dito guys sa mid-screen niya. Pagka naka-high siyang ganyan, ibig sabihin umaabot siya ng 43. Pero dito sa milikod niya is medyo malamig siya. Tingnan natin itong mga susunod kung mas mainit ba sila. Ito guys, pangalawang natapos si Tecno Pova 4. Tingnan natin naging temperature niya. Yan, umaabot din siya guys ng 42 dito sa milikod niya. Medyo dito siya mainit sa taas ng likod sa main screen niya guys. Yan, umabot din siya talaga ng 41 guys. Ibig sabihin sila nagkakalayo ng temperature ng Tecno Camon 20 Pro. Ito guys, tapos na si Infinix Note 30. Yan, umabot din siya ng 42. Nako guys, nag-high din siya dito sa may taas niya, sa may likod. Mukhang mas mainit pa ngayon siya.
Pinigis halos hindi sila nagkakalino ng mga temperature. Lahat sila ay sumabot ng 42 degrees Celsius yung kanilang temperature. Ito naman si Infinix Note 12 guys, ang huling natapos. Yun guys, kayo agad. Mukhang pinakamainit guys si Infinix Note 12. Dahil yan sa kanyang processor na Helio G96. Dahil naka G99 to, naka G99 to, at naka G99 din to si Infinix Note 30. Kaya tama lang na dapat siya ang pinakamainit. Dahil nga naka 12 nanometer siya. Ito guys yung mga naging score nilang sa AnTuTu. Yan guys, pinakamataas si Infinix Note 30. Pangalawa si Tecno Poba 4. Pangatlo si Tecno Camon 20 Pro. Panghuli guys si Infinix Note 12. Yan yung mga naging score nila guys. Kung mahalaga sa inyo yung score ng AnTuTu, yan guys yung basihan nyo sa mga performance nila. Pero para sa akin, huwag kayo mag-expect ng malalaking difference dyan dahil pare-pare sa naman sila ng processor guys. Na G99 itong tatlo at G96 na si Infinix Note 12. Ito pala guys yung mga naging sample ng camera nila. Sorry guys, na-delete ko yung pinaka-actual ng picture ng kay Infinix Note 30. Kaya ito lang yung maipapakita ko sa inyo. Dito sa unang picture, okay naman silang lahat dito para sa akin. Basta maganda yung light condition. Pero mas nang ibabaw nga dito yung kuha ni Tecno Camon 20 Pro. At pinaka-pangit guys yung kay Tecno Poba 4. Dito naman sa main next picture. Halos same result pa rin naman guys. Maganda naman silang lahat dito para sa akin. Pero si Camon 20 pa rin ang pinakahalos color accurate sa kanila. Dito naman sa may pangatlong picture sa may front camera nila. Medyo mas gusto ko guys yung front cam ni Infinix Note 12 dito. Sumunod yung kay Tecno Camon 20 Pro. Pangatlo yung kay Infinix Note 30. At panghuli pa rin guys si Poba 4. Dito naman sa pagka medyo madilim na, dito na magkakaalaman guys. Mas nangibabo dito para sa akin yung kay Tecno Camon 20 Pro. At yung kay Infinix Note 12. At pinakapangit yung kuha ni Infinix Note 30. At yung kay Poba 4. Ito pa isang example guys, mukhang struggle talaga si Infinix Note 30 pagka madilim dahil talo pa siya ni Infinix Note 12 dito. At talagang panalo para sa akin yung camera ni Tecno Camon 20 Pro. Dito naman sa may front camera nila pagka madilim, still mas gusto ko yung kuha ni Tecno Camon 20 Pro dito at yung kay Infinix Note 12. Wala akong edit na ginawa sa mga picture na yan, yan lang guys yung ma-actual na kuha nila sa mga camera nila. Sa gaming naman dito sa May League of Legends, para sa akin halos iisa lang sila ng mga performance dito. Unang-unang ka dahil same GPU lang sila na mayroong Mali G57 MC2. Saka kaya naman nila guys ang 60 frames per seconds dito at almost wala naman akong lag na encounter dito. Ma-enjoy nyo guys ang game na to sa mga smartphone na yan. Pero para sa akin mukhang hindi logical si Infinix Note 12 dahil nga mabilis siya mag-init. Just imagine ang tagal ng game dito sa may Wild Rift. Inaabot siya ng kulang 20 minutes sa isang match lang. Masyadong matagal yun para sa akin. Kaya mas logical para sa akin kung dito na tayo sa mga naka 6 nanometer. Dahil sure naman na hindi lang isang match ang gagawin natin dito. At syempre habang mas tumatagal tayo naglalaro, ay sure mas mag-iinit yung smartphone natin. Kaya negative ako sa may Infinix Note 12 ngayon. By the way, gameplay nga pala ito guys ng Tecno Camon 20 Pro. Sa Call of Duty Mobile naman, parehas lang sila guys sa mga settings dito na mayroong kind na frame rate at medium na graphics. At sa kanilang apat guys, si Infinix Note 12 lang pinakadilit sa mga gyro nila dito. Sa gameplay nila, okay lang naman silang lahat dito at super playable naman sa may multiplayer. Ito yung proweb guys sa ilang beses naman i-recycle ang CPU at ilang beses naman siyang i-overclock. At still ma-optimize man siya ng sobra, hindi na talaga mababago yung settings niya dito sa may Call of Duty Mobile. Dahil nga mababa yung kanyang GPU. At gameplay nga pala ito guys ng Infinix Note 30. Sa may Mobile Legends naman si Infinix Note 12 lang guys ang merong ultra na graphics dito sa kanila. Habang naka-high na graphics at high na frame rate sila Poba 4 at Tecno Camon 20 Pro. Si Infinix Note 30 lang guys ang merong super na refresh rate dito at high na graphics. Pero syempre magkakaiba man sila ng mga settings dyan. Eh halos hindi nyo naman na guys makikita yung difference niya sa actual na performance sila. Daily isa nga lang sila guys ng GPU. I think para sa akin medyo hindi na logical bumili ng Tecno Poba 4 ngayon dahil siya halos na mayroong pinakamababang specs sa kanila. Pagdating sa may camera at display, pati sa may charger guys. Naka 6000 image nga siya, kaso bitin naman sa may resolution saka sa may refresh rate. Pero syempre kung mahalaga sa inyo ang battery, eh okay naman siya. Patagal siyang malobat dahil nga naka 720p rin yung kanyang display. Si Infinix Note 12 naman guys, yung gaming ang gusto nyo saka sa may display, eh wag na to guys. Dahil nga naka teardrop notch lang siya. Naka 6 thirds pa guys.
na masyadong outdated na ngayon. Pero malinaw pa rin talaga na napakaganda pa rin ang camera niya ngayon. To the point guys na mas lamang pa siya sa Infinix Note 30 ngayon. Kung gusto mo ng Infinix Note 12, ay suggest mag-abang-abang ka na lang ng sale. Dahil madalas nagsisale siya ng around 6,000 ngayon. Si Infinix Note 30 naman, overall guys, para sa akin panalo naman siya para sa may 85 na SRP sa may 8256 na version. Bilhin mo lang guys ang smartphone na to kung pure gaming ang gagawin mo. Dahil nga meron siyang bypass mode dito. At siya lang guys ang naka-45 sa charger. Talaga nakadesign ang smartphone na to para sa mga gusto ng mga budget po na gaming dyan. Na kahit pa hindi naman talaga siya kalakasan. Pero may mga advantage nga siya ng mga gusto ng mga gamer dyan. Dahil para sa akin bitin talaga sa camera to at sa may display. Dahil nung panahon si Samsung pag isang nagahari, AMOLED na talaga ang gusto ko sa mga smartphone. Maybe ako lang yun guys. Dahil iba-iba naman tayo ng mga preferred sa mga display. Dahil hindi naman ako hardcore gamer. At para sa akin, naki Tecno Camon 20 Pro na ang mga gusto ko sa isang smartphone ngayon. Unang-una ngayon, magandang display. Pangalawa yung magandang camera. At syempre, magandang design din. At kahit papano, decent ka na performance sa gaming. I think para sa akin, tamang-tama lang yun para sa 9,000 na SRP niya ngayon. Dagdag ko na rin pala ito mga multi-touch nila. Hanggang 5 fingers lang guys yung supported kila Infinix Note 30, POBA 4, at Infinix Note 12. At 10 fingers naman guys yung supported kay Tecno Camon 20 Pro. Ayun guys yung mabilis na video ko dito. I hope nakatulong ang video to sa pagdidecide nyo. Till next video po, thank you for watching.